maya-maya pa. One, two, three. First time na natin makita na grupo, no? Ito na yung pinakamarami na nakita ko sa ngayon. Tatlong Komodo dragon. And ang distansya ko sa kanila siguro nasa mga 25 to 30 feet. Ang laki nila. Parang gising sila. Naamoy kaya tayo. Dito sa isla, mas kilala ang Komodo sa tawag na Ora, ibig sabihin land crocodile. Hindi raw kasi nalalayo ang anyo nila sa mga buhaya. Taong 1912, nang unang madiskubre ang mga Komodo. Parang kumukurap-kurap pa yung mata dahil gising na sila. Nakikiramdam sila. Ang lalaki nila, grabe. Tumatayo na siya. Lapit na siya. Oh my God. Ito may dila niya, kulay puti. Ginagamit ng mga dragon ang kanilang dila para sa pang-amoy. Mukhang dragon talaga. So ito yung pinakamalapit kong encounter sa gising na Komodo, no? Ang presence of mind ko lang dito is hindi ako nagpapanik, ano? Tapos meron akong stick na ganito na pag lumapit siya, itutulak ko lang siya ng ganun. Mukhang magpapahinga siya. Magpapahinga siya. Ooh, but that face, you know, tingin mo yung mata niya. Parang ano siya, alert siya, no? 5 to 6 feet ang distansya ko sa kanya. Nag-uunat-unat siya ng paa. Mahigit 50 klase ng bakterya ang matatagpuan sa kanilang laway. Ito yung pag-aaral na ginawa ng University of Texas. Kaya yung mga kagat nila, maaaring mamatay. Pero ang amazing dito, no? Pag tinignan mo yung uso niya, parang merong tinge ng pagka-asul yung mukha niya, no?